Kalunos-lunos ang insidente na nangyari noong October 19, 2022 kay Joan Manyalac, 31 years old, fiance ni Alvin Bantog na taga-barangay San Miguel. Papunta si Joan sa isang hotel sakay ng isang motorcycle service pasado alas 9 ng gabi na mangyari ang aksidente sa kahabaan ng C5. October 19, around 9 p.m., yung aking partner, nagpaalam, pupunta siya ng Marriott Hotel para ma-meet yung friend niya na papaalis papuntang UAE. May usapan sila. Then, nag-book siya ng joyride. Tapos, wala pang 10 minutes from the time she left, nag-video call siya sa akin. Tapos, pag-answer ko nung video call, nakita ko nakabulagta siya sa daan. Yung face niya talagang sira, wala siyang ilong, basag yung bibig niya. And right there and then, alam ko na, yung sa joyride yon. So, hindi ko alam kung nasan siya. Ang ginawa niya, so yung presence of mind niya kasi, nandun pa eh. Ang ginawa niya, yung phone niya, binigay niya rin sa mga tao sa paligid. Yung mga kinakausap, nasan kayo? Sir, nasa C5 po kami, C5. So, C5 mahaba yan, hindi ko alam. So, ang nangyari, hinagilap ko hanggang sa nakita ko nga, from a distance may pinipick up na yung ambulance, nakikita ko yung sirens, and then inabutan ko na siya sa Taguig Pateros District Hospital. Yung since public, wala silang capability, wala silang equipments and maraming tao to treat yung injuries niya kasi sobrang severe. And then dinala siya sa Medical City, doon ko siya pinadala, doon siya na-treat. 2-3 days after inilabas, kasi na-ICU siya ng 2 days eh, 2 days siya na-ICU. And after siya ma-ICU, doon siya nakapagbigay ng statement. So, ang sa statement niya, ang sinabi niya, si rider niya is nakipag-git-gitan, nakipagtalo at nakipaghubulan sa isang Innova na silver. And then yung rider hindi na nakita since nagagalit, nakikipagmurahan dun sa rider, hindi nakita na babangga na sila sa bus na nagbababa ng pasahero. Then yun na nga, bumangga sila. Si partner ko, tumama siya either sa helmet ni, it's unclear, sa helmet ni rider or sa bus mismo. Nawasak ang mukha ni Joan at kinailangan ang face reconstruction surgery na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Sobrang nawasak, 80% ng bone structure niya sa mukha niya is nadurog, nabasag. So, kinailangan siyang mag-undergo ng facial reconstruction, naglagay ng mga titanium plates. November 3, na gawa yung procedure, nilabas siya ng umaga, 22 hours sa operating room. Tapos parang 4 hours sa recovery room. Si Ryder kasi initial interaction namin was dun sa first hospital na pinagdalan sa kanila sa Taguig Pateros District Hospital. And nakita ko naman siya, conscious siya. Nagbibigay siya ng statement niya. Pero kasi ang concern ko that time is yung partner ko kasi nakita ko yung condition niya. Nandun lang siya sa sulok since public hospital nga. So, it is what it is. Parang, tapos nakita ko may takip lang siya ng, tinakpan lang siya ng tissue sa mukha. Ganun kasakit habang dugo bumubulok sa bibig niya. Ayun yung masakit sa akin. So, hindi ko muna napansin si Ryder. Hindi ko siya binigyan ng pansin kasi inisip ko, tsaka na lang. May mga tutulong naman. And then, dinala ko si partner sa Medical City. Sumunod din sila doon. So, yun yung second interaction ko sa kanya na nandun siya, nagkita kami. Doon tinitreat din siya. May mga kasama siya doon na hindi ko alam kung kamag-anak niya or mga kapwa niya, Joy. Kasi mga naka-uniform din eh, na joyride eh. So, yun yung second interaction ko. Nakakapagtaka lang is, nung malaman nila na parang nandun din kami, bigla sila nagpa-discharge. Lumipat sila. May nagsabi sa amin na sa Quirino, sa labor hospital dito sa QC. Ang tumulong sa amin mag-reach out na malaman kung nasan sila is yung investigador na. Bali, yun nga, kinonfirm nila, nandun nga daw sa ano. And then, third ano namin is yung, hindi naman yung rider, is yung kapatid na. Tumawag sa akin, sir, ako po yung kapatid ng rider.
parang nililiyon, hindi po kami tumatakbo, hindi po namin kayo tinatakasan. Parang ganun, kailangan lang pong ilipat dito sa mas murang hospital. So sabi ko, naunawaan naman kita, pero sana nagpasabi kayo sa amin kasi meron kayong naagrabyado dito. Parang ganun. Yun yung, and then, ngayon, parang nagpapalitan kami ng text nung kapatid. Kasi, very cooperative naman yung mga kapatid niya. Pero still, nagsisampa na rin ako ng kaso. Naka-file na, nasa fiscal na, mayroon tumutulong naman ng mga abogado. And yun lang, so far hindi pa kami nagkakaroon. After that, hindi pa kami nag-interact nung writer. Sa kasalukuyan ay hirap sila Alvin sa sitwasyon at sa laki ng pangangailangang pinansyal upang mabayaran ang ospital. Pangamba ng biktima at ng kanyang pamilya na hindi nila makuha ang nararapat. Ang kinakasama ng loob ko, ma'am, kasi si Joyride is insisting na ang responsibility lang nila is yung ano lang yung sinasabi ng insurance nila, which is 100,000, which is for me is not enough kasi nasa almost 1.1 million na yung ano namin, and may mga ano kasi technicalities na pag kami gumamit ng insurance namin, hindi na nila sasagutin. And sa kanila nang galing yun. Unang nag-reach out kami sa kanila, ang sabi, may mga HMO ba kayo? Meron naman po, pero hindi po enough. Huwag niyong gagamitin kasi hindi na sasagutin ng insurance namin yan. Sila yung nagsabi sa amin nun. And yet ngayon, pinahihirapan nila kami na manghingi ng tama lang. Hindi naman kami nanghihingi ng sobra. Kung ano lang yung maximum na kailangan ibigay. Yung mga kasi tatanong-tanong din kami sa ibang mga joyride na may mga kilala kami, sinabi hanggang 500, hanggang 600,000, pero nag-i-insist sila ng 100,000 lang. And yun yung dilemma namin ngayon. Kaya ako lumapit sa inyo sa tulong ng Pasiganyo Car Club na sana may makatulong sa amin, sa family namin, na kahit pa paano mag-reach out sa Joyride na may biktima na nag-agaw buhay, and yung offer nyo is not enough for us to be able to, you know, to pay all the bills. Yung huli kasi is parang ang dating is take it or leave it. The 100,000, take it or leave it. May pinapapirmahan sila sa akin. Meron akong picture, kinunan ko lahat ng documents na parang quit claim. Sabi, ang nakalagay doon sa unang document nila, this is the full and final parang medical assistance that you will, parang doon sa galing sa insurance nila. Sabi ko, hindi ko tatanggapin to kasi quit claim to eh. Tapos ni-revise nila, ganun din yung ibig sabihin ng ano. And yung app, nung sabi ko, ibabalik ko muna rin check eh. Tatanggapin ko to pero bigyan nyo ako ng certification na ipoprovide nyo yung the rest afterwards. Kasi ang sinasabi nila, parang kami na yung inabunuhan na namin to. And I even have that on recording kasi nire-record yung conversation namin nung representative nila eh. Sabi niya, gusto ko, pagkatapos nito, bigyan nyo ako ng certification bago ko pirmahan to, na may certification kayo na hindi lang ito, may mga kasunod pang tulong. Doon sila hindi makasagot. Ang sinasabi nila sa akin is, ang sagot dyan sa tanong mo ay i-email namin sa'yo pagkapirma mo nitong papel. Bagamat may ilang samahan katulad ng Pasiganyo Car Club na nagsagawa ng fundraising project para makatulong, isang pagsubok pa rin ang kanilang kaharap para bayaran ng mahigit 1 milyong gastusin sanhi ng aksidente. Unang-una, para po makatulong kahit papaano po sa financial na pangangailangan po ni Mr. Bantog, nagindaan lang po ang Pasiganyo Car Club para at least mapagaan yung burden na sa financial. Hindi man ganun kalaki, pero nandito ang Pasiganyo po para makapagbigay kahit konting tulong po. Ang Pasiganyo Car Club, kasi ma'am, katulad ni, kami dalawa ni Steve po, active po kami sa mga bloodletting, kasama po kami sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Tapos, ang grupo naman, active din sa mga charity, tumutulong po kami sa tahanang pagmamahal, saka sa iba pa po. Usually ma'am, ang Pasiganyo Car Club, kung mapapansin nyo, puro kami mga sasakyan. Wala po kami mga motor. Pero yung information dissemination regarding po sa traffic, lagi po namin ina-assure na safety po ng mga riders po, at saka yung mga nasa tabi po namin, yung mga motorsiklo, ayun po yung pinaka-unang-una na po namin ina-advise sa kanila na pag nagmaneho ka, isipin mo may pamilyang nag-aantay sa'yo, huwag natin pairali ng init ng ulo.
Ayun po kasi katulad po yung kay sir, kung talagang naging mahinahon po yung rider, hindi po ahantong sa ganung aksidente po. Sa Pasigueño Car Club, sa mga kaibigan ko, maraming maraming salamat kasi ginawa nilang avenue itong event nila para matulungan ako. And sana magtuloy-tuloy pa yung mga good deeds ng Pasigueño Car Club. Meron po kami gagawing bloodletting po sa December 10 sa Rizal High School po sa Mae Building. Alas 6 po hanggang alas 2 ng hapon. Ayun po yung susunod na activity namin. Lahat po ng mga taga-Pasig na gusto mag-join sa Pasigueño Car Club, i-search nyo lang po sa Facebook yung FB page po ng Pasigueño. Makikita nyo po doon. Sa mga nais tumulong kay Joan, nagbigay ng detalye ang kanyang fiancé. Dun sa mga gustong tumulong and sa maaabot ng istorya namin, if ever you guys want to help out, you may reach out po kay na Sir Steve, kay na Sir Marlon ng Pasigueño Car Club or through me directly through Facebook, Alvin Bantog, and kay Joanna May Manyalak. Meron po kaming GCash numbers and account numbers po. If ever you want to share your blessings, maraming maraming salamat po. Bukas ang Ainus Pasig para sa partidong sangkot para sa kanilang pahayag. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.